Hello guys, magpapalig na naman ako, Rex Casimiro, YouTube channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, pakisubscribe na lang po, likes, comments, pagkatapos ng video ko. Maraming salamat ulit. Huwag na nating patagalin guys, ang susunod na vlog ko, kasama to sa pang-araw-araw na pamumuhay natin lahat. Simula bata hanggang pagtanda. Masishare ko lang to. Hindi naman ako doktor or hindi naman ako mga attitude specialist. Ito lang nakikita ko bilang ano, experience, opinion, disclaimer lang. Kung ano, kung may mali, paki-comment na lang. Ito, next vlog ko, mga ugaling nakakamatay o maaring dahilan ng pagkasawi. Ito lang mga nasa listahan ko. Number 1, selos. Yan, nakikita ko, selos. Bakit raw selos kung naglilid raw ito sa pagkamatayan? Minsan kasi sobrang selos natin. Minsan na handa tayong ano, pumatay. Or, siyempre, kung balikan tayo, tayo rin madadali, di ba? Kaya huwag masyadong selos, unawain. Yan. Kasi yung selos raw, nakakawalang tiwala sa sarili yun. Eh, bakit ka magsiselos kung kuha naman, kaya mo naman i-handle yun, hayaan mo na kung yung mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo, hayaan mo na. Para hindi lang mag-bleed sa kanyan, yung sa kamatayan. Ganun kasi mo nangyayari minsan, di ba? Sa mga balita, dahil sobrang selos, nagpatayan, gano'n. Iwasan na lang natin kung maiwasan. Number 2, inggit. Yan, di ba yung inggit, naiinggit tayo sa kapwa natin. Yan, nagli-lead rin yan o siguro simula na rin yan ng ano, na dahilan na tayo'y mapunta nga sa kamatayan. Halimbawa, dahil sa sobrang inggit mo, napakayaman niya nung kinakainggitan mo, ikaw wala, medyo ganito ka lang, sobrang inggit mo, inano mo yung ano, kinakainggitan mo, ginawan mo ng masama, di ba? Siyempre, bilang ganti, babalikan ka rin nun, di ba? Kaya iwasan na yung inggit, hayaan mo sila kung ano yung buhay mo ngayon. Tuloy mo lang. Mag-search ka lang, mag-search kung paano ano, pantayan siya o ano. Ganun lang. Number 3, galit. Yan, sobrang galit. Di ba, alam naman natin yun. Di ba, pag galit na galit tayo sa isang tao, kung sobrang galit, nakakalit tayo sa pakikipag-away. Eh kung makipag-away tayo, eh kung bigla tayong nyambalikan rin, di ba? Pares kayo, dedo. Kaya iwasan na yung masyadong ano, magagalitin. Tsaka nakakawala raw ng ano, yung galit, nakakawala ng pagkagwapo, pagkaganda ng mukha. Di ba? Lagi kang ano, Number 4, number 4 ko, kasakiman. Yan, ito. Maaring dahilan rin to ng ano, kamatayan, yung sobra kang sakim. Alam mo bakit? Gusto mo yung ano, lahat nasa iyo lang, di mo alam nagko-cause rin pala yan ng ano, yung sobrang sakim mo sa sarili. Minsan, may mga kaibigan ka na pinagsasabihan ka na sakim naman yun. Pinagbabantaan ka sa sobrang mong kasakiman. Eh, nagli-lead yun sa kamatayan mo. Siyempre, pag-iisipan ka na masama. Kaya, maging kwan lang tayo. Huwag masyadong sakim. Magbigay rin tayo. Ganon. Number 5. Katakawan. Yan, ito. Ito maaaring dahilan rin ng ano, kamatayan, yung katakawan. Yan. Yung ugali natin na ano, sobrang kumain. Yung minsan ikakain na lang ng iba, hindi natin binibigay. Tsaka nagkukos rin to, yung sobrang kain ka, lalo ngayon. Karamihan namamatay ngayon yung
yung mga sobrang kinakain. Yun, hindi ako doktor, pero yun ang nakikita ko minsan. Stroke, ganun, dahil lang raw sa mga kinakain na yun. Yung mga taba, mahilig sa taba. Mahilig sa mga maalat. Kasi kain nga ng kain, yun ang trip nila eh. Yun pala, nagkakos yun habang tumatanda tayo. Yung mga sakit, yan, naglulit na sa atin yun ang kamatayan. Kaya, pag kumain lang, tama lang yung ano, yung kasi pag kumain naman tayo, kailangan lang naman ng katawan natin yung sa umaga, tanghali, gabi. Kahit tika-county lang doon, nutrients lang naman katawan yung lakas. Kung hindi naman tayo pang laban talaga, hindi naman tayo mga athletes, yung normal lang. Kasi iba na rin yung training ng mga, kwan eh, yung mga panlaban. Siyempre, may mga pinupuno sa katawan yun kasi lalaban nga sila. Hindi naman katakawan yun. Number na to. Number 6 tayo. Kayabangan. Yan. Siguro kayo rin naman na malalaman nyo rin sarili nyo kung sobrang yaban kayo. Sobrang yabang, di ba? Minsan, sa sobrang yabang mo, nagalit sa'yo yung kapwa mo. Bigla ka na lang sinaksak. Bigla ka na lang ano, inuntog. Di ba? May mga ganun. Hindi natin maiwasan. Eh. Kaya, dahan-dahan lang rin. Ganun. Minsan yung kayabangan na may halong ano, joke, siguro okay lang yung maunawaan nila yun. Pero sobrang nga naman nun. Minsan, hindi natin kasi kilala yun ng mood ng mga tao. Eh. Di ba? Tayo unawa dun. Kayabangan. Ako, ginagawa ko rin to. Kasi tao lang rin naman. Minsan iniiwasan natin. Lalo yung mga tao hindi naman tayo kilala. Kayabangan. Yung kayabangan raw, nakakaubos ng hangin sa kapaligiran. Mawawala ng hangin yung mga tao. yun lang guys, number 7. Ito, kakaiba to. Kahiligan. O, alam na to. Ito, magalimitan sa lalaki. Yan, kahiligan. Alam nyo na yun, hindi ko na kwan kasi baka kwan na to. Censored na tayo. Kahiligan. Alam nyo na to, mga guys, yung mga lalaki, ha? Yan, kahiligan. Yung sobrang, ano, babaero, gano'n, makakita lang ng ano, babae, gano'n. Sa babae naman. Pero bihira yun sa babae na mga mahilig sa lalaki. Meron rin, siguro. Tuwan-tuwan na rin. Siguro mga dalawa. Meron rin. Kalimitan, medyo matitino yung mga babae sa mga kahiligan. Mga lalaki. Yan. Minsan naglilid pa nga sa kanya yung sobrang hilig nyo. Nagre-rate. Yan. Siyempre, pag ginawa nyo yun, kumbalikan kayo. Maraming nakatulan ng kamatayan dahil sa mga rape. Diba? Iwasan na yun. Kasi yun nga. Kasi iba na iba ng panahon ngayon. Kahit ano, kahit counting one mo lang yung hilig mo, eh bawal na sa batas yun, di ba? Kaya iwasan natin. Number 8, ito, sobrang ano, sobrang nagpapayaman. May ugali tayo na ganon. Yan, yung ano, gusto natin, atin ang lahat. Di ba? Nagpapayaman tayo. Minsan, nangungurakot para yumaman. Ayun, may kadahilan na rin yun ng kwan. Delikado siya. Dahilan ng kanyang ano, yung mapadali ang buhay. Kasi, kung ganun, nakikita ka ng mga tao, ang yaman-yaman mo, lapitin ka ng ano, disgrasya. Diba? Lapitin ka ng disgrasya pa ganyan. Siyempre, nakikita ka, lalo sa tandaan, pag-alagala, kung wala ka ng gwardiya, nakita mga ginto, ano mga karna, mga snatcher, patayin ka, kunin lang yung guwan. Kaya, yun, huwag rin yung sobrang nagpapayaman. Number 9, sobrang mapagmahal. Ito, di ba? Hindi naman masama magmahal, huwag lang ano, sobra. May kanta pa nga dito, di ba? Sa mga magjowa, no? Mahilig magjowa. Sobrang mapagmahal. Too much love will kill you. O, tingnan, nakita nyo. Diba? Dahil nga sa sobrang pagmamahal mo, nagsobrang, yun nga, diba, sa una ko yung selos, naglilid ka na sa away,
dahil sa alitan, triangle, love triangle, nagpapatayan na kayo. Iyan yun lang yung ano, kung hindi naman sa inyo talaga yung babae or yung lalaki, bigyan nyo na. Napakarami naman ng bilyon ng tao, di ba? Kaya napakaraming tao, daming mapapartner dyan. Ganon. Number 10 ko, ito, sobrang masiyahin. Oh, may mga ugali tayo na minsan nawawala na tayo sa focus dahil sa sobrang saya. Totoo yan, di ba? Minsan, nagpunta lang tayo lagi sa mga beer house, nagda-drugs. Kasi sobrang saing saya, nasa, parang yung mundo, wala na sa atin. Dahil sobrang saya natin, nagli-lead rin yun sa kamatayan. Sobrang ano, masiyahin. Minsan, yun na nga, sinabi ko, sa droga, maraming namamatay sa droga. Sa aksidente, sa sobrang mong saya na aksidente ka, minsan, mga pinupuntahan mo, di ba, nabagok ka. Ganon. Yun. Number 11 ko, kung may sobrang masiyahin, may sobrang malungkotin rin. Huwag yung ugaling malungkotin tayo, sobra, nakakamatay rin yun. Dahilan rin yun ng kamatayan. Diba? Minsan yung tao, ang hilig niya sa ganun, yung laging malungkot. Nag-iiba yung isip niya na baka mag-lead pa yan na magpakonsya, suicide, magpakamatay. Kaya, huwag masyado malungkot. Ipantay lang natin yung natin, yung nararamdaman natin. Ganun. Di may iwasan to. Talagang may mga, yung lahat ng mga sinabi ko, talagang nangyayari to. Pero yun nga, i-control na lang natin na gano'n. Number 12 ko, sobrang matampuhin. Yan, ito, matampuhin. Ang hirap rin ito. Matampuhin tayo sa minsan sa mga kaibigan natin, sa mga tropa, wag sa mga kapitbahay, gano'n mga. Nagli-lead rin to sa kamatayan, sobrang matampuhin. Yung pagtatampo mo, okay sa yun, pero sa iba, diba, malay mo, sa sobrang tuwampo mo, nagalit sa'yo yung mga tropa mo. Iniwan ka lang ng ano, ng jowa mo, nagawa nga yan. Siyempre, may mga kaibigan kayo, nagka-relate-relate na. Tatampo ka sa kaibigan mo, okay, kung wala naman alam yun. Bigla ka na lang pinalo sa ulo, ano, nag-lead lang yun sa kamatayan mo. Dahil sa sobrang pagtatampo mo. Iwasan na yun. Ayan mo na kung talagang ano, kung iniwan ka na, yan, wala. Hindi naman talaga para sa iyo yun. Yun lang guys, number 13. Namimintang. Yan, nagli-lead rin to. Yung may mga ugaling ano, mahilig mamintang. Judgmental. Yan. Kasi hindi natin alam yung binibintangan natin, hindi natin alam yung ugali eh. Malay mo, bigla tayong sa sobrang pamimintang mo. Bigla ka nalang sinaksak, binarilo, ano. Sayang lang yung buhay. Diba? Ganon. Kaya iwasan din natin yung pamimintang na walang ano, ebidensya. Ano, yung nakarinig ka lang. Nahilig to sa mga pamimintang. Pinagbintang lang. Magnanakaw, ganon. Sinungaling. Nangaagaw ng jowa. Yan. Yan, nagkukos ng guwan yan. Kamatayan. Oo, maraming balita na ganyan. Number 14, malapit na tayo guys. Bilisan na natin. Ito, nakalagay ito. Sobrang maraming kaibigan. Disclaimer lang ito. Siguro, ito nakikita ko rin ito eh. Kasi sobrang dami mo kaibigan. Hindi mo rin kasi alam yung mga kaibigan mo na pinagpaplanuhan ka na pala. Ganun. Kaya mahirap rin. Mas maganda rin piliin mo lang yung nasa sa iyong kaibigan. Ganun. Yun ang nakikita ko, guys. Yung sobrang pangit rin, sobrang parang ganun na nga rin yung sobrang yaman mo. 'Di ba? Lahat ng tao nakatingin sa iyo, pinag-iisipan ka na masama na ano, maaaring pag-isipan kang patayin, ganun. Yun lang. Pangit rin yung ganung ugali na sobra tayong buwan. Malaki bigyan na gano'n. And the last go, guys.
Grabe naman tong last ko. Sobrang sipag. Yan, may ugali tayo na ano, sobrang sipag para sa ekonomiya, ganon. Alam mo yung pagsisipag para sa akin na depende rin yan sa pangangailangan ng kwan mo, responsibilidad. Ganon. Ba, nagsisipag ka para lang sa dalawa mong anak, tatlo mong anak, okay lang yun. Ganon. Yung iba, nag-o-overtime. Para nga dun sa mga nanay, okay lang yun. Pero yung sobrang ano, sobra ka naman sipag na pinapatay mo na yung sarili mo. Diba? Minsan, wala nang lakas, ganun, papayat na. May mga ganyan akong kawork dati. Ibigay mo naman sa iba. Kasi, mamaya yung katawan mo bumigay na. Diba? Kasi hindi katawan natin, natural lang ito, hindi naman ito robot eh. Ganun. Nagli-lead rin sa kamatayan yun. Sobrang sipag. Yun lang. Maraming salamat sa Rex Casimiro YouTube channel ko. Ala, yung background ko. Maraming salamat. Thank you sa mga nag-subscribe. Sana makaabot naman ako ng 1,000 subscriber. Marami pa ako maiisip na vlog na counting nakakatulong. Ganon, mga information. Salamat. Thank you.